Damn. Aliado yung tuwala. Nice voice, malinis naman. He needs to step up dito para... I'm a freak, oh my gosh. Oh my gosh. Ang hirap na maraming niya. Dire-direcho. Nice, wow. Wait. Bakit yun ang version niya? Ayan, hello Clash Nation. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today, we'll be reacting to the part 3 of the round 2 from the Clash na hindi ko na-react last week. So, maraming salamat kay G. Bragansha. I think he is the makeup artist sa mga contestants of the Clash. Hindi ko lang sure, pero parang ganun. Anyway guys, ayan nga, sinabi niya sa akin na... sinend niya sa akin yung mga videos ng part 3 ng round 2 ng The Clash. And I'm excited to watch this. And sinend niya rin yung, ano, yung video ng natanggal kasi ang ina-upload ng The Clash sa channel nila ay yung mga nanalo lang or yung mga nakapag-move on sa next round. So, buti na lang sinend niya yung itong isang singer na to. So, excited na ako guys. Panoorin na natin to. Mag-start tayo sa sinend ni G. Bragansha. So yung song niya Labo, si Jemmy Picardal. Oh my gosh! Wait, I don't know this song, pero ang ganda! Ganito ba talaga yung arreglo ng song? Or sa kanya lang to? My gosh, Jemmy! Kaya sinasabi ko talaga dati na sobrang paborito ko siya. Kasi tone pa lang niya kakaiba and kakaiba yung style niya, no? Love it! Okay. Sumasayo pa. Damn! Aliado yung tuwala. Oh, what a grab yung girl. Sense of timing was there. Ang astig na song yun. May rap! My gosh, okay. Kuro! Kapalyado siya. Vocal character talaga yung isa sa mga aso siya. Ay, oh, sorry. May pa-drop down siya doon, gagi. Grabe yung vocal chops. Ang lingaw. Sobrang galing na. Freak. Grabe. Sobrang favorite ko siya. Very smart song choice. My goodness. Jemmy. Pinaka-paborito ko yung performance mo so far sa mga nakita ko sa round 2. Grabe yun. Ang ganda ng song. Alam mo, ganun kagaling si Jemmy kasi... Kahit ako ha, hindi ko alam yung song pero nagustuhan ko dahil sa pag-deliver niya. Ganun ka-grabe ang impact na ginawa niya dito. Grabe. Grabe ako ng grabe kasi grabe naman talaga yung performance niya. Love it so much. So far talaga, yan yung pinaka-the best na narinig ko sa round 2. My gosh. Okay. Tingnan natin yung isa pang sinuggest ni ano, ni... Wait. Ano ba to? Ayan. Ni G. Si Mariel daw. Ito, si Mariel. Okay. Kailangan naman panood. Ayan. Pusong ligaw.
Mariel Reyes. Okay. I know her. I remember her. Sorry, oh, ginalingan. My gosh. Ang hirap maging judge dito sa The Clash, no? So, buti lang talaga hindi tayo yung judge. Iwanan natin sa mga judges natin na sila Lanim Salucha, sila Christian Bautista, and I na sila yung magpasakit ng ulo nila. Maganda naman yung delivery niya, malinis naman. So, great job. Okay, sino pa yung tatlo pa. Ayan. Next, I see Zyrene. Okay, tingnan natin yung performance sa Zyrene. Okay, so yung song niya, isang linggo pag wala, isang linggo pag-ibig. Free. Parang salty-salty yung version mo. Ay, iniba niya. Kakaiba yung version niya. Ang daming changes, ha? In fairness. Hala. Ang hirap ng aral mo yun. Dire-direcho. Nice. Sasi-sasi yung version mo pala. Strong. And then, nice attempt, but to be honest, hindi ko bet yung naging version niya. Sorry, I'm just being honest here. Sobrang naka-angkla lang talaga siguro ako sa original na melody. Pero naintindihan ko naman na kailangan nilang gawin ng sariling version nila. Pero yung ginawa niya, hindi rin sa akin lang to masyadong nawala yung emotions, feeling ko. Kasi yung song na to, pwede mong gawing madamdamin eh. So, yun yung kulang sa performance niya yata. And ang hirap maglagay ng emosyon talaga pag medyo may groove kasi yung version niya. Medyo may beat, alam mo yun, tag-tag-tag-tag ganun. So,
Pero vocally, marunong siya. Marunong kumanta. And may stage presence, may confidence. Yun lang talaga, hindi ako nakakonect sa kanya. So, I'm so sorry. Hindi ko bet yung version niya ng isang linggo pag-ibig. Lalo na ngayon, na narinig ko nung Sunday lang yung version ng Jessica Villarubin, ang gigigil ako talaga. Dinaan niya lang sa sa konting changes lang, pero grabe yung range. Dun siya bumawi. Sa range talaga, magugulantang ka sa taas ng boses nung Villarubin na yun. Pero anyway, nice attempt sa'yo. Sino ba yun? Anyway, nice attempt from you, yung singer na yun, na si Zyrene. And proceed tayo sa next na singer na si Rex. Okay, ano kaya yung song ni Rex? Ayan na. How did you know yung song? Oh, hindi. Hindi ko ito na papakinggan. Nice. Sana all pogi. Oh, changed it. Oh, damn. Swabe lang. Nice. Okay. I'm doing that. Hinuwakan na yan. So, may pakulit siya doon. Ganun ang outfit niya. Free to change. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life. Sarap ng boses ko sa taas. Magaling. Tunog niya. Pagmahanod. Nice. Wow. Free. Bakit yung ganang version niya? And ang hirap. Kaya pala niya kapit eh. Actually, kamnam ko kaya pa niya kapit. Oh my gosh, nakakatakot tong singer na to kasi ramdam ko na kaya pa niyang iakyat eh. Malawak ang range niya. Kasi with ease yung pag-hit niya ng highlight na note na yun eh. Di ba ang daming nahihirapan sa song na yan? Pagdating dun sa highlight, yung birit na mataas. Pero sa kanya, simple lang. And I'm telling you guys, like honestly, I think kaya pa niyang iakyat. And yan ang nakakatakot kasi malamang he's just holding back kasi hindi pa malapit sa end ng competition. So abangan niyo yung singer na yun, si Rex. Okay, now we're down to the last performance for this reaction video. Si JV Real. Real or Real. Ang song niya, Minsan Lang Kita Ibigin. Siya daw yung natanggal. So, tingnan natin kung ano yung performance niya. Paano ba siya natanggal? Okay. Pakinggan natin na. Okay. Ganda pa naman ng song. Nice voice, malinis naman. He needs to step up dito para mag-inang siya. Parang kulang sa impact yung... Okay, wait.
Ito yung problema, guys. Pag masyadong malawak yung range mo, minsan, kahit mataas na, nawawala yung impact kasi nga, effortless. Effortless pakinggan. And then, medyo kulang ng power yung boses niya kahit mataas na. Dapat may konting diin doon and konting lakas ng volume para mas ramdam na nag-step up na siya. Nag-increase na yung key. So, hindi naramdaman siguro ng judges, even me, hindi ko naramdaman na parang second half na ng performance niya. So, tandaan nyo yun guys sa mga singers na aspiring dyan. Dapat kahit mataas or malawak ang range mo, ramdam pa rin ng judges na nag-transition yung pagkanta mo or papunta ka na sa highlight. So, kailangan may intensity din, may dagdag ng intensity. Tingnan natin. Pero manini siyang kumanta. Super maladure talaga siya. Malinis. Ayun, effortless. Nice! Nilagyan niya ng falsetto. Ang ganda nun. Not bad! Gusto ko yung pagkakanta niya. Actually, malinis. Yun lang. Natanggal nga lang siya. Minsan talaga, pag hindi para sa atin talaga, hindi talaga nangyayari. No? Pero, ano lang, JV, continue lang kasi may boses ka talaga. And, siguro hindi mo lang talaga time pa. And I know na kahit papaano may natutunan ka dito and isang magandang experience to para sa iyo na nasa competition ka na national na nasa national television. So, baunin mo 'yan and bumalik ka sa kung saan man and come back stronger. So, ayun guys, thank you so much for watching this reaction and for all your suggestions for me to react to the clash tong batch na to na nakaligtaan natin. And pinaka-paborito ko talaga yung si Jemmy. Grabe ganda ng song, grabe yung mga vocal techniques, and grabe yung aura din. Ang lakas ng tingin sa stage. And guys, thank you so much for watching. Hopefully, makapag-react tayo talaga sa Sunday din and ma-upload natin kaagad para hindi na kayo nag-aantay ng mahaba. Sana hindi tayo busy. So, yun nga. Thank you so much once again and hope to see all of you guys in my next video reaction for The Clash. Bye!